Orecchiette pugliese. So, itong recipe na to, guys, originated in Puglia. So, ayan, guys. Guys, di ba nakwento ko sa inyo na napakarami naming apple? Dessert! Guys, ito naman ang next batch of cooking natin. So, niluto ko na yung broccoli na nasa ref. Ayan. So, binoiled ko lang siya dito sa tubig na to. And then, magluluto ako ng orecchiette, guys. Orecchiette, pakita ko sa inyo kung ayun siya. Ayan. So, orecchiette. Ayan, orecchiette grande. Ito, guys, na ricetta na to, yung recipe na to, ay from Puglia, originated. So, hindi naman ako ganun kagalingan magluto, pero itry natin. Dahil ito lagi, madalas ko itong niluluto dati nung nasa employer ko pa ako, yung matanda. So, yan, guys. Ang lulutuin lang natin is 1 cup of pasta. Hindi ko na, titimbangin. Kasi nga, nagbo-boiled na yung ating tubig. So, ayan, guys. Bali, dito, dun ko siya lulutuin sa pinaglutuan ko nung aking boiled na broccoli. So, ayan. Habang niluluto natin, guys, ang ating pasta, i-prepare natin yung broccoli. So, konting olive oil. And then, lagay natin ang garlic. Konting chili flakes. Konting-konti lang, guys. Ayaw kasi lumabas na ito. At lagay natin itong ating broccoli. Ayan, guys, kailangan nating madurog dito. Hindi naman yung durog na durog, pero ma-overcook dito yung broccoli. Hanggang sa parang maging cream na siya. Guys, ang gagawin natin, kukuha tayo ng tubig dito sa pinaglulutuan natin ng pasta and ilalagay natin dyan para maluto siya dyan. Konti lang, mga tatlong ganyan. And then, talagyan natin ng konting ano bang tawag dito? Ang tawag nila dito, acciughe. Yan. Meron pa ako natitira dito. Lagyan natin ng konti. Ilalagay ko, guys, sa screen ko ano ba ang English dito sa acciughe dahil hindi ko maalala.
pwede rin naman guys na yung buo, may nabibili kasi na acciughe na buo. So, ito yung magiging papalasa natin dito. O yan, hayaan lang natin siyang maluto dyan. So guys, ni-research ko pa talaga kung ano yung acciughe sa English. So, ito siya. Anchovies. Repeat natin. Anchovies. Anchovies. So, anchovies, guys. Guys, ngayon ko lang na-research. Ngayon lang talaga ako naging curious, ha? Ang acciughe o anchovy sa Tagalog is dilis. OMG. So, yun ay dilis paste. So, may nabibili din dito na dilis na naka-conserve. Parang nakaburo siya sa bote. Yan. So, yun guys, yung madalas na ginagamit dito sa pasta. OMG, ngayon ko lang na-research. So, guys, ngayon, dito natin i-continues yung pagluluto natin ng pasta. Kasama niyang gulay ng ating broccoli. So, guys, alam niya kung bakit siya orecchiette ang tawag. Ang orecchiette, guys, Italian. So, sa Tagalog, tenga. Kasi para siyang tenga. Ayan, o. Para mga tenga. Orecchiette o orecchie ears. So, para siyang mga tenga. Tenga-tenga. So, yan. Medyo madami na naman tayong naluto. OMG, kasasabi ko lang na bawal nang mag-ano. Anyway, so kahit na may matira diyan bukas, guys, si Chris na yung kakain, hindi na ako. Ay nako, kailan kaya tayo matututo? Anyway, guys, marami pa kasi akong stock sa ref, pero hindi na ako bumibili ng marami. Ito, sabi nga ni Chris, uubusin na lang natin yung mga stock sa ref and madali naman yung mamalengke. So, bibili tayo ng lulutuin. Kung kahit every other day or every day. Para walang masayang na pagkain. Sayang din kasi. So, yan. Dito natin, ay, may tumapon. So, yan. Dito natin siya aanahin, guys. Iko-continuous na lutuin. So, ayan. Tapos, kapag kailangan pa ng tubig, pwede natin, isinave natin yung tubig ng, lagi yung isisave, guys, yung pinaglutuan ng pasta. Para maging creamy ang inyong pasta. Dami pa rin ito, guys. So, dapat half bowl lang, hindi isang bowl. Hindi ko kasi inano. Anyway, kailangan ko kumain maigi ngayong gabi, guys. Kasi alam nyo, kailan na ulit ako kakain bukas ng tanghali. Fasting ako, wala akong breakfast. Kasi nga, meron tayong CT scan tomorrow. Guys, ganito na yung itsura niya kapag nadurog mo yung continuous na parang ginigisan nyo siya magkasama. So, ako okay na yan. Hindi ko na siya dadagdagan ng tubig. Ayan. Okay na tayo dyan. So, pinatay ko na yung apoy, guys. And then, lalagyan ko pa siya ng more olive oil. Pero, hindi mo na siya gigisahin. So, ayan. And this is our orecchiette pugliese. So, itong recipe na to, guys, originated in Puglia. So, yan, guys. Guys, di ba nakwento ko sa inyo na napakarami naming apple sa ref? Kasi, sabi ni Chris, bumili daw siya ng madami kasi sale daw.
So ngayon, para hindi siya masayang kasi ang dami nga nila, i-slice natin to and gagawa tayo ng dessert. Okay, from the apples. So ayan guys, na-slice na natin ang ating apple. So lalagyan natin siya ng kaunting sugar. Brown sugar ang ilalagay natin. Konti lang kasi matamis na naman yung ating apple. Gusto ko lang mag-caramelize siya. And then, lalagyan natin ng cinnamon powder. Ayaw lumabas. Ayan, madami na yan. So, ayan guys, ika-caramelize natin siya. Tapos, kapag ka-caramelize na siya, lalagyan natin siya ng konting tubig hanggang sa maluto. Konting-konting tubig lang kasi nagtutubig din kasi yung apple. So, ayan guys, hindi ko muna siya nilagyan ng tubig kasi gusto ko muna mag-caramelize yung sugar na nilagay ko para medyo dark ng konti. Alam mo yun, parang yung minatamis na saging. Nag-iilusyon. So, ayan, maya-maya natin siya lalagyan ng tubig. Kasi nagtutubig pa yung mele. Yung mela, yung apple. Apple guys, dito, ang tawag namin dyan, mela sa Italian. Mela. Ayan, ay, tina mo, nag-aano siya, nagtutubig siya. At magtutubig pa yan. So, ang gagawin natin dyan guys, lalagyan na lang natin niya siya ng tubig kung kinakailangan. Pero for the moment, ay tataklo natin siya hanggang sa siya ay lumambot. So ayan guys, medyo nagbabrown na siya. So lalagyan natin ng konting-konting water para lang maluto siya. Konti lang guys. So ayan. Grabe guys, sobrang bango ng ating dessert. Ayan, hayaan lang natin siyang maluto. Mahinang apoy habang kumakain tayo and then hayaan lang natin siyang maluto dyan. Kumain muna tayo ng pasta. Ayan. Wow, sarap. Tagal ko na guys na hindi kumain ito. Tagal-tagal na din ako hindi nakakapagluto nito. So, ayan. And then, lalagyan natin ng Parmesan cheese. Guys, let's eat! So, ayan guys, ready na yung ating minatamis na mela. Ay, sobrang bango guys. Yung talagang cinnamon at saka yung amoy nung mansanas. Ang sarap. Ang sarap ng amoy. Ayan guys, ilagay natin. Yung iba, gusto nito masabaw. Pero ako kasi, hindi ako pa nasabaw. Parang napunta dun yung lasa. Gusto ko ma-enjoy yung crunchiness ng apple. So, yun. Itira natin kay Chris itong iba. Kala ko bukas ko pa ito kakainin eh. Pero ngayon na lang. So, yun guys. Dessert!